Ayan, welcome sa bagong video dito sa channel. Medyo matagal nung last time na napag-upload. Na-busy kasi sa mga iba't ibang bagay. Ayan, pero ayan, pagka medyo lumagluwag yung schedule, baka i-edit na namin yung mga videos na na-record dati at i-upload na lang ng sunod-sunod. So ayan, ito ngayon kasi, itong i-unbox ngayon na item ay mouse. Sinabi ko na agad ko yung laman, din na surprise. Sabagay, mababasa naman kasi sa title ng video. Bakit nag-order ng bagong mouse? Kasi yung mouse na gamit ko dito sa laptop, yun pa yung free dati nung binili tong laptop. So ano yun, 2017, 2018 pa yata. Eh dati pa gustong palitan kasi yung ibang buttons ng mouse na yun, yung sa back tsaka forward na function dapat, hindi na gana. Kahit sinetup ko na yung software niya, yung app niya, hindi na gana eh. Eh, nung isang araw, kinailangan ng mouse dun sa Android box dun sa sala. Kaya dinala ko lang muna sa baba. Tapos yun, sabi ni Eka, papalitan lang daw niya ng ibang mouse na gamit, yung gagamitin ko. So yun, ito, bubuksan na. Siya nag-order nito sa Shopee nung isang araw, tapos yun, kakadating lang ngayon. Medyo mabilis din kasi, ano ba to, parang 2-3 days lang yata. So sabi ko kasi kahit naman yung mga cheap na mouse na lang, okay lang naman. Basta nagana lahat ng button. Kasi yung dati, ano yun, yung bloody na mouse. Hindi nga nagana yung ibang button niya. Kaya parang, sayang kasi hindi ay-utilize yung ibang features sana. Tapos nang tiyata lang, ano yan? Yun. Sabi kasi na Eka, yung mouse na yun, nung chinek niya yung nasa prices sa mga shop, nasa 1,000 plus yata. Eh sabi yun, free naman kasi dun sa laptop. Kaya okay lang. Dapat nga Predator yun. Ayun, dapat nga rin Predator din yung libre na mouse natin, pero hindi. Ayan, so ang preference ko kasi sabi ko, kahit anong black and red na lang na mouse. Tapos sabi niya, meron siya nakita ng Red Dragon. Red Dragon to, di ba? Mm-hmm. Di sabi ko, sige, para ka pareho ng ng speaker. Napating ito yung Fantech na to, just like ah. Ayun, yun palang nakagustuhan niya, isang design pala yung Fantech daw, yung Thor. Ay kaya lang, nakita niya rin tong isa. Dato yung mga comments na sinasisira daw kasi dato ilang buwan. Ah, so yung Fantech daw kasi madaling masira after ilang months lang. Sabi niyo. Yung Bloody naman kasi, tumagal nga, nagana pa rin naman siya ngayon, pero nga, yung ibang buttons kasi, hindi nagana. Pero yung pinaka-function naman, left button, right, tapos yung mouse wheel, okay naman. Ayan. Linisan ko lang yung daming para mga nadurog na karton. Ayan. Puro black and red. Black and red yung mga kahit itong napatawag dito. Yung panlinis ng camera. Bakit black and red? Ayun ko, dati ka pa paborito yung ganong color combination eh. Diba kasi sila Darth Vader, si Darth Maul, Deadpool, si Spawn, si Vincent red. Valentine, si Cap hindi black and red. Blue siya, blue. Blue and white and red. May Nemesis Prime naman eh, na medyo, hindi pala black and red lahat yun. Ayan, so, saan pa yung bukasan niya? Ito, may sticker sa taas. May laman naman yata. Ayan, hindi ko na masyado ingatan yung packaging. Kasi, ayan. Yung pinaka-mouse naman ng kailangan. May free sticker din siya, ng Red Dragon. Okay, hindi ko pala pinakita dito instructions na hindi ko pa babasahin. Siguro pagka na lang. May app din. Oh, ayan, may app din daw to, sabi niya, ikaw nakasama. Ay, hindi, da-download, syempre. Ayan. Tapos yun pa pala, kasi yung sa bloody na mouse, yung pinaka-coating ng mouse, yung parang rubber ba yun, medyo nalusaw na rin. Kaya nung isang beses, sinubo akong tastasin na lang kasi parang ang weird na nung feel sa kamay. Ayan. Ito, may texture din. Na pero hindi naman parang
rubbery na texture. Yan, ito yung buttons na ganito, hindi nagana din sa dating mouse. Yan, tapos meron ding mouse wheel. Yan. Yun ko lang yung laptop para matest itong mouse na to. Kung nagana. Yan, na-connect ko na yung mouse wheel sa may laptop. At ayun, na-ilaw naman siya. Kaya siguro, nagana naman. So ngayon, nalimut akong pala, ito pala yung pangalan ng mouse. Red Dragon Centrophorus. Or ano, ano ba siya? Hindi ko lang ko. Centrophorus. Hindi ko lang pagbigkas sa kanya. So, ayan. Yung mga details, hindi ko na babanggitin masyado yung mga specs nito. Kasi, naka, ano naman yan. Pagka binili nyo naman, naka-indicate naman yata yan dun sa description din. So, ang gagawin ko lang muna ngayon, i-check ko kung nagana yung itong buttons na to. Kasi yun yung mga hindi nagana dati sa lumang mouse. Tapos kung di gumana agad, pwede ko namang i-try sa install yung kanyang ano software or yung app niya. Ayan. Open ko na YouTube dito sa kabilang monitor. Tapos subuan ko lang mag-click ng isa. Tapos pag nag-back, ayun, nagbaback naman siya forward. I have big dreams. Okay. May ad pang nag-play. Ayun, so yun dun pa lang satisfy na ako. Ang babaw eh. Dahil kasi yun sa mouse nga dati, ito, yung gantong buttons, di na gana. Yung back at forward. Pag halimbawa, nagbabrowse ka sa Chrome, ganun. Hindi na gana yung dati. At dito, na gana na. Tapos, pag nagbabrowsing dapat ng mga folders, halimbawa, ayun, nagana na. Yun yung wala kasi dati. Yung sa Bloody, yun nga, install ka nga dati yung software noon, tapos, in-skin settings, pero wala nangyari. Ito, wala pa ako in-install na software at in-iso settings, pinlog ko lang. At gumana na agad. Kaya yun, super satisfied agad. Kasi, okay naman itong replacement mouse na in-order ni Eka sa Shopee. Lalagay din ba yung link nito ng shop kung interesado siyang bumili? Ayun, pwedeng lagay ni Eka daw yung link ng shop. Kung interesado kayong kumuha nitong mouse na to, nung Red Dragon, Centrophorus, hindi siya sobrang, ano, complicated kato ng ibang mga gaming mouse or ano. Pero sa app niya na pro-program yan. Ayun, napoprogram din daw to sa app niya. Para so, teka. Pro gamers. Oh, para din sa mga pro gamers na gusto nga i-customize yung mouse nila. Pero sa akin kasi yun, ano, yun lang naman yung pinakahabol ko. Meron pa pala itong mga weights, no? Yung nga pala, yun pa yung feature nito. May weights yun, natatanggap. Nagulat nga kasi nung isang araw, nung nagtitingin ng mga mouse, meron pa pala mga ganong gimmick ngayon. Teka. So yun, ito yung weights niya. Ayun nga, sabi ko nga kanina sa earlier part nitong video, hindi man earlier part, mga ilang seconds lang. Ayun, sabi ko, unang beses ko nakakita nitong mga gantong weights sa mouse nung nagbabrowse nga kami dun sa Shopee tsaka sa Lazada. May mga gantong gimmick na pala yung mga mouse ngayon. Siguro para kung gusto mong i-customize yung weight ng mouse para pag naglalaro ka, ayan, pwedeng tanggalin siguro iba. Or, hindi ko lang kung may nabibiling pang palit nito eh. Kasi nga, hindi ako familiar sa gantong mga feature. Ay, nung isang araw ko lang nalaman yung tungkol dyan. Yung dati pagka binubuksan ng ganito, ayun ko, inabot yun, mouse ball na natatanggal eh. Napag-ahalata yung ano eh. Ayun, pag may binuksan kayong ganun dati na cover, yung mouse ball yung tatanggalin niya, lalo pag napupuno na ng mga ano, alikabok. Yung computer na ano namin, klase, para hindi namin maano, magalaw yung computer kapag hindi klase, walang mga mouse ball. Ah, talaga? Ganun sa school niyo dati, tinatanggal ng mouse ball? Oo, tapos i-distribute lang kapag ano. May ganun pala sa ibang school. Ayun. Ayan, so ito pa yung isang feature nitong mouse na hindi kasi nalagay sa instructions. Siguro kasi instructions na nilagay nila sa box, sa generic lang. Ayun. Yan, siguro yung ibang settings nitong mouse, yung mga naka-customize siguro sa settings and lights tsaka yung sa ibang button.
hindi ko nagagalawin kasi yung pinaka-basic na functions na lang kailangan ko. Lalo nga, nilalaro ko lang naman dito sa laptop, yung Genshin Impact lang naman. Tapos mas madalas pa gamitin ko yung controller. Kaya ito, gagamitin ko lang pag, halimbawa, nag-3D model dun sa Blender. Tapos pag magsa-slice ng 3D model sa May Cura. And, ayun. Edit ng video, yun lang. Basic lang. Kaya nga sabi ko, kahit yung pinakamurang, ano lang, yung mouse lang kukunin. Eh, sabi na ika. Pag murang mouse yung kinuha ko, baka saglit lang, masira din. Kaya yung medyo, ano na, mid-range naman na, ano, na price. Ano nga ba yung price nito? 500. Ayun, para sa mga interesado, nasa 500 daw itong gantong mouse. Mura pa nga. Ayun, mura pa. Kasi alam ko nga, may iba pa parang 4,000 pataas para sa mouse eh. Siguro yung mga ganun, may ano na. May mga sobrang special na settings para sa ano. Kung mga seryoso kayong gamer, ba pagka ganun, sobrang lakas nyo na sa games. Medyo. Ayun, so, dito ko muna tatapusin yung video. Tapos yung mga iba, sabi ko nga yung mga ibang video na hindi pa na-edit. Subukan namin i-edit para may upload naman kasi sobrang hindi na kami active sa YouTube nito mga nakarang weeks or months na yata. Sorry kung nag-abang kayo ng videos. Tapos yung ano, sa vape video na sobrang dami nahingi ng mga ano. Ewan, sabi kasi na ikan daming comment nahingi ng vape, ng mode, ng juice. Pasensya na kung hindi ko nare-replyin kasi kung hindi nyo alam yung mga vape related na videos, hindi masyadong mataas ang ano yan. Ang revenue niyan sa YouTube kasi may rules sila diyan. Kaya kung gusto niyo ayun, kung gusto niyo mag-giveaway ka ng vape vape related items sa panoorin niyo rin iba naming video, yung mga ano, ibang nandito sa channel. Malay niyo baka yung ano. Ayun. Kung gusto niyo ba 'yan magpa-giveaway kami ng mod or ng juice or ano. Basta yun, supportahan nyo yung buong channel. Pero malapit na tayo mag 2,000. Ayun, salamat kain pala sa mga nagsasubscribe lagi. Kasi halos 2,000 na raw yung subscribers. At sorry din kung hindi kami sobrang active. Pero nga, simula ngayon siguro subukan namin maging mas active. Katapos na namin ibang projects. Kasi ang hirap pagsabayin. Dati nga sinubukan pa namin mag-stream. Tsaka ano, pati yung stream na pabayaan namin. Ayun. Basta subukan namin time management. Ayun, busy kasi masyado sa mga project, yung mga trials and errors and stuff. Ayun. Ayun. Basta yun. Salamat ulit sa pananood. Ayun. Look forward na sa mga susunod na video. Ayun. Hanggang sa susunod. Paalam.